Balita naman po sa Metro Manila, nagkarambola ang 7 sasakyan sa kahabaan ng Mindanao Avenue sa Quezon City kahapon. Base nga sa investigasyon, unang binangga ng truck ang isang tanker. Kasunod naman niya na damay ang iba pang mga sasakyan. Dahil sa disgrasya, 4 na motoristang sugatan. Nagdulot din ito ng pagsikip ng daloy ng trapiko sa lugar. Pinaghahatak na ng QC Traffic Sector ang mga nasangkot na sasakyan para bumilis ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Mindanao Avenue. Hinold up na, ginahasa pa. Yan ang sinapit umano ng isang babaeng Vietnamese matapos mag-book ng isang ride-hailing app sa Paranaque. Webes nitong nakaraang linggo, nang mangyari nga daw po ang insidente. Nagpasundo ang biktima sa isang subdivision sa lungsod pero imbis na ihatid sa destinasyon, pinaikot-ikot ng driver ang sasakyan at sinundo ng kanyang kasabwat. Dito na nga nila hinolda pang Vietnamese at saka ginahasa ang babae. Pinakawalan din ang babae matapos ang krimen kaya't agad siyang nakipagsumbong sa mga pulis. Naaresto naman ang driver sa Laguna noong weekend. Aminadong suspect sa krimen. Pinaghahanap naman ang kasabwat na driver. Diyos ko, Day, napakadelikado naman noon, baby. Hindi ba sasakay ka nga ng ganun para safe ka? Katapos, yun naman na nangyari. Samantala, mga kapatid, sa Paranaque pa rin, naabot naman sa 85 million pesos na halaga ng smuggled na karne ang nasabat ng mga otoridad. Pinasok ng mga tauhan ng customs ang isang warehouse ng lungsod. At dito na nga tumambad ang kilo-kilo na mga karne na galing China. Bukod sa manok at baboy, meron ding mga karne ng frozen duck. Ayon sa customs, ipinasok ang mga nasabing karne nang hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.